Hello mga bata, kamusta kayong lahat? Ma'am Roma ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika. Maraming salamat sa pag-iintay para sa ating Quarter 4 Week 1 at ang ating topic ay ang tempo para sa ika-apat na markahan para sa Grade 6. Para sa ating most essential learning competencies, identify the different tempo in a music sample like allegro, andante, ritardanto, accelerando, largo, presto, and vivace. Yung core content nito, mga bata, is different tempo in music sample. When we say tempo, ito yung bilis o bagal ng isang musikang naririnig natin. So, noong mga nakaraang grades, yung mga lower grades natin, ang pinag-aralan natin ay lang yung bilis at bagal. Ang bilis at bagal ay may antas din, katulad ng dynamics, di ba? Ang dynamics ay yung lakas o hina. So, may mga antas din siya. Habang tayo ay nag-aaral, habang lumalawak ang ating pag-aaral, nakikita natin na magkakaroon ng antas. Makikita natin yung pag-aaral sa iba't ibang antas ng dynamics at tempo. So, yung tempo, mga bata, ay bilis at bagal. Ang bilis ay mayroong mga antas at ang bagal ay may mga antas din. At tatalakayin natin ito ngayon. Okay, so in this lesson, you will learn the definition of a tempo and identify the different tempo used in music sample. Tempo is an essential music factor that aids in the expression of music. It is an Italian word that means time in a composition. It refers to rate the speed, yung bilis. The tempo of musical work is normally found above the stop at the beginning of the piece. Karaniwan na makikita siya sa unahan ng isang musical piece. Tempo marks can be found in the work depending on the composer's preferences on how his or her music will be interpreted. So, nasa compositor pa rin ang control kung paano niya gustong i-interpret ng mga awit ang kanyang music na ginawa o ang kanyang kinompose. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay involving movement. Minsan, gumagalaw tayo ng mabilis, minsan gumagalaw tayo ng mabagal. Kahit nga hindi tayo gumagalaw, yung ating external parts, meron pa rin na movement sa ating body, sa loob ng ating katawan. Ano-ano yun? Yung heartbeat natin, yung lungs natin, na nagpapap ng air. Tapos yung sa music, we can also experience rhythmic movement at varying speed. Okay? So minsan, 'di ba, yung sa loob ng katawan natin kapag pagod tayo, mabilis ang timok ng ating puso. Ibig sabihin, mabilis ang speed. Kapag naman tayo nagpapahinga, mabagal ang timok ng ating puso. Ibig sabihin, hindi tayo pagod, mabagal. Okay? So yung sa music, ganun din. We can experience rhythmic movements sa varying speed. Yung mga musician, pwede niyang sabihin na ang gusto niya dun sa kanyang composition ay mabagal. Pwede niyang sabihin yung gusto niya sa composition ay medyo mabilis. Ayan. So, nasa compositor ang control. At ang mga musician, ang tawag doon sa ginagawa nila, doon sa elementong yon ay tempo. Kung saan yun yung pinag-aaralan natin ngayon. Okay, so these are the different kinds of tempo and their meanings. Katulad din ng dynamics, yung tempo terms are also written in Italian. However, yung tempo markings can also be written in German, English, French, or Filipino. So, dito, nandito yung mga kinds of tempo. Meron tayong slow tempo, moderate tempo, fast tempo, changing speed. Ito yung mga tempo marks at ito yung mga meaning nila. Dito muna tayo sa slow tempo. Sa slow tempo, meron tayong adagio, largo, and lento. So, next, moderate tempo. Sa moderate tempo, ang tempo marks natin ay andante at andantino. Meron din tayong moderato. Ang ibig sabihin ng andante ay moderately slow, andantino a little faster than andante. Mas mabilis siya kaysa sa andante. Moderato, mas mabilis siya. Moderate speed. Hindi gaanong mabagal, hindi gaanong mabilis. Punta naman tayo sa fast tempo. Ano-ano yung mga tempo marks sa fast tempo? Allegro, presto, vivace. Okay, so yung allegro, ang ibig sabihin niya ay
fast, lively, and bright. Yung presto, ang ibig sabihin, very fast, vivace, fast and lively. Okay, so dito na tayo sa changing speed. Meron din tayong changing speed, accelerando and retardando. Meron din tayong tinatawag na A tempo. Dito muna tayo sa accelerando. Ang ibig sabihin na accelerando, gradually speeding. Ibig sabihin, ano, pabilis ng pabilis. Retardando, gradually slowing down, pabagal ng pabagal. A tempo, to return to the original speed of a musical piece. Okay? Okay, yung tempo, ulitin natin, comes from the Latin word, tempus, ang ibig sabihin ay time. Yung time nagpa-pertain siya sa speed, which a musical piece or passage is meant to be played. So, the speed of music can be slowly or fast in between, or fast in between. Tempo influences how music sound and feels, thus making music more expressive and alive. So, nakakatulong ang tempo para mas mabigyang buhay ang isang music piece. So, ang ibig sabihin ng meron tayong tinatawag na grave, solemn yun. Very slow, yun yung grave. Grave, solemn, ibig sabihin niya is very slow. Ang largo ay very slow. Very slow din. Adagio, slow, but not as slow as largo. Yung lento, slow. Andante, moderately slow. At andantino, a little more faster than andante. Yung moderato, at a moderate speed. Yung allegro, fast, lively, and bright. Vivace, fast and lively. Presto, very fast. Accelerando, pabilis ng pabilis. Retardando, pabagal ng pabagal. Yung A tempo means babalik siya sa unang original na speed ng awit o komposisyon. Okay, dito tayo sa activity. In your notebook, write the following question and sagutan natin kung ano ang hinihingi nitong apat na to. Number one, what is tempo? Kanina, pinag-aralan natin what is tempo. Tempo is an essential music factor that aids the expression of music. It is an Italian word that means time in a composition and it refers to the rate of speed. Number two question, in musical piece, where can we find tempo markings? Ayan, inulit ko kanina yon. So, yung tempo of musical work is normally found above the staff at the beginning of a piece. Number three, what are the different tempo markings under slow? Doon muna tayo sa slow. Number one ay adagio, largo, at lento. Sa moderate naman, meron tayong andante, andantino, at moderato. And sa fast tempo, meron tayong tinatawag na allegro, presto, and vivace. Why is tempo important in a composition? Ayan, so bakit mahalaga ang tempo? Dahil ito yung nagbibigay din ng damdamin sa expression ng music na gusto ng compositor. Tempo is an essential musical factor that aids in the expression of music. So, depende sa compositor kung paano niya gustong interpret ang kanyang awit para malinaw sa awit at tutugto. Okay, dito sa development, do the activity below to check if you are familiar with the speed of music that you hear on the television or gadget. So, pakikinggan nyo lang yung music na narinig nyo kung kayo ay nakakarinig sa television. So, tignan nyo kung yun ay slow, fast, or very fast, or moderate. Okay? So, yun lang ang gagawin nyo. Pero wala naman, hindi naman ito kasama sa gawain sa pagkatuto. Parang practice lang yun. Okay, dito naman tayo sa learning task number 1. So, ito talaga yung pinaka-practice nyo. In your activity notebook, o kung may notebook kayo, copy the table below and identify 2 title of songs that you know for each type of tempo. Yan, tuturuan ko kayo na makita kung paano nyo ikakategory or ikakategorize ang mga song base doon sa kanilang tempo. Ayan, halimbawa dito sa slow, moderate, and fast. So, maglalagay lang tayo ng 2 awit dito sa under ng slow, moderate, and fast. So, ito ay example lang. Pwede kayong kumuha ng iba. At mamaya ituturo ko sa inyo paano kumuha at mag-identify ng tempo ng isang music piece. Okay? So, sa slow, ang napili ko ay Ugoy ng Duyan. No, hinanap ko yung music piece niya.
Bagamat walang nakalagay doon na slow yon, alam naman natin na yon ay mabagal awitin. At titignan natin mamaya sa tempo marks. Next, yung lullaby ay moderate. So, akala ko ang lullaby ay medyo mabagal din kasi pagpapatulog to ng sanggol. Ginagamit sa pagpapatulog ng sanggol. Pero dahil sa music piece ang ating tinignan, ito daw ay moderate. Okay? So, yung iba, hindi natin alam yung tunog. Makikita lang natin sa music piece kung paano nyo siya ikakategorize. Doon naman sa fast, inilagay ko ay Happy Birthday to You. Okay? So, kahit alam natin yung kantang yan, makikita pa rin natin doon sa music piece na ito ay kabilang sa fast. Tignan natin mamaya. Next, isa pa sa slow ay Beauty and the Beast. Sa moderate naman, Twinkle, Twinkle, Little Star. Okay? So, hindi siya masyado mabilis, hindi siya masyado mabagal. At isa pa sa fast ay Country Garden. Actually, hindi ko alam tong awit na Country Garden. Nakita ko lang siya sa music piece. So, paano ako naghanap ng mga awit na ito? Ayan, ito ang ituturo ko sa inyo ngayon. Para hindi naman tayo pare-pareho ng sample. Okay? Para hindi tayo pare-pareho ng sample. Pero kung wala kayong time, pwede nyo naman kopyahin. Kaya lang, dapat alam nyo din kung saan ito nakikita or paano siya ikinakategorize. Halimbawa, itong Beauty and the Beast. Ayan. So, nakalagay na mismo sa kanya, sa Beauty and the Beast, yung kanyang, slowly. Diba? Beauty and the Beast, slowly. Ibig sabihin, mabagal. Okay, so, mabilis nating, mabilis nating na-determine kung saan siya talaga. Pero, meron din namang mga music piece na mismo nakalagay ay eto o, andante. Kaya ko nalaman na siya ay moderate. Kasi ang andante ay kabilang sa moderate. Okay? Next, meron din namang music piece na walang nakalagay yung kanyang tempo, kundi tempo markings lang nakalagay. Ang tawag dito ay tempo markings. Nakalagay ay 130. Paano natin yan masasabi na yan ay mabilis or kabilang sa fast? Tignan natin sa tempo markings. Ayan. So, niresearch ko yung tempo markings dahil hindi naman natin natalakay kanina. Ang tempo markings ay 130. Nasaan yung 130 dito? Ayun. So, siya ay 130. Siya sa ay kabilang dito sa fast. At alam naman natin na ang Allegro, gaya ng pinag-aralan natin kanina, ito ay kabilang sa fast. Okay? Okay? So, ayan o, yung Allegro. Asan ba yung Allegro? Ayun. Kabilang siya sa fast tempo. Okay? So, doon natin nakuha yun. So, alam nyo na mga bata, hanap lang kayo kung ayaw nyo ng mga sample ko, pwede kayong maghanap sa Google, lagay nyo music piece o mga kids song. Music piece, kids song. Tapos, tignan nyo lang yung mga music piece kung may tempo markings ba siya, kung nandito ba yung yung definition niya. Yung definition ng tempo markings, ma-determine nyo yun kung ito ay kabilang sa slow, moderate, at fast. Okay? So, kaya-kaya nyo yan. Okay, para sa ating learning task number 2, study the song Sit-Sit-Sit. Identify the tempo markings applied in the song, then give the meaning of each markings. Write your answer in your notebook. Okay, narito yung music piece ng Sit-Sit-Sit. Identify nyo daw, alin daw yung makikita natin dito? So, ang nakikita natin dito ay Allegro, which means fast. Okay? Next, meron din dito ang andante. So, ganito pala to inaawit. Mabilis, tapos moderate. Okay, moderate. Sitsiritsi, talibangbang, salaginto. Tapos, dito sa part na, ale-aleng, namamayong. So, ganun siya gustong awitin ng kompositor. So, ilagay nyo lang ang meaning. Anong meaning ng allegro, anong meaning ng andante. Pwede nyo balikan sa ating last video o yung naunang video natin.
Ayan, para sa ating learning task 3, engagement, identify the appropriate tempo markings of the following songs. Write your answer in your activity notebook. So, meron tayo dito mga awit at i-identify natin kung ano yung tempo markings niya. Okay? So, ang una ay lupang hinirang. So, ang lupang hinirang, ayun o, 120, ito ay kabilang sa allegro. Okay? So, mabilis. Next, kabilang siya sa fast tempo. Next, number 2, Andante, Pilipinas Kong Mahal. Ayun, so 90 siya. Ito ay Andante. Okay? Next, number 3, may pulis sa ilalim ng tulay. Wala ako nakitang music piece nito, pero base sa pakikinig ko, ito ay Allegro. Next naman, Row Your Boat. Ito, naghanap ako ng music piece at nakalagay doon ay Moderato. Ang Allegro naman, ang Leron Leron Sinta naman ay kabilang sa Allegro. Okay, dako tayo dito sa learning test number 4. Let us identify appropriate tempo for the following kinds of music. Okay, so pwede tayong gumamit ng slow, moderate, and fast lang. Pero kung tempo markings ang binabanggit dito, ito ang mga tempo niya. So yung lullaby, ito ay Andante, base doon sa musical piece. Ang anthem, Allegro siya. Okay, karaniwan sa national anthem ay Allegro or depende sa anthem. Okay, depende rin sa song, ng children's song, pero karaniwan ang mga children's song ay masaya. So, ito ay Allegro, mabilis. Folk songs, maaaring ito ay Allegro or Andante. Next, yung waltz, iba-iba kasi ang waltz. Merong 190 yung bilis at meron namang 90 lang. So, kapag mabilis, pwedeng presto. Kapag mabagal ay pwedeng andante. So kung ano kung ang gusto ng guru nyo ay slow, moderate, fast, pwede niyo namang ilagay dito ang andante, moderate, ang anthem, fast, allegro. So depende doon sa ano sa mga ano niya, sa markings niya. Ang children's song fast, ang folk song fast o kaya ay slow, ang waltz ay maaari fast din o kaya ay slow. Learning task number 5, assimilation. So, study the song, You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Sing and apply the tempo markings appropriate to the song. Okay, so, ire-record nyo yung sarili nyo habang inaawit at ipapasa ito sa inyong guro. So, narito yung awit na ito. So, uluhin nyo lang, tapos ipakita nyo sa guro kung paano ito inaawit. Ayan, so ito yung awit na You Are My Sunshine. Kumuha lang tayo sa Google. Tapos, ang tempo markings daw niya ay 120. So, ito ay lento or lamentoso. Mabagal, okay? So, You Are My Sunshine. Iba-iba kasi yung version. Tara, hanap tayo ng mabagal na version or lullaby version. Medyo, medyo mabagal. Try. Okay? Ayan. So, yan ang inyong sasabayan. At ipapasa sa guro. Mag-video kayo. Kasi ang sabi dito ay 120. No, medyo mabagal. Ilalagay ko na lang sa baba yung description. Ay, yung link sa description box. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Okay. At night, dear, as I lay sleeping, I dream I held you around my arms. When I awoke, dear, I woke.
cry. Ayan. You are my sunshine. So, paulit-ulit lang yun, okay? Kung meron kayo makitang version na may awit na rin, pwede rin. Okay, nawa, malinaw yun. Yun lang ang gagawin nyo. Aawitin nyo ito. Magpapag-video kayo sa kasama nyo sa bahay at ipapasa nyo sa inyong guro. So, medyo mabagal yung ating nakuhang music piece, kaya mabagal din yung ating song. Okay, next, assessment na tayo. Learning activity sheets for enrichment, remediation, or assessment to be given on week 3 and 6. So, bahala na ang inyong guro na magbigay ng assessment. Learning task 6, study the following songs. Identify the tempo markings applied in the piece. Give the meaning of each markings. Do this in your activity notebook. Okay, so, study the following songs. Identify the tempo markings applied in the piece. Then, give the meaning of each markings. So, mabilis na natin malagyan ng meaning dahil alam na natin yung kanina na meaning na itinuro ko sa inyo. Okay? So, bilugan ko lang yung mga markings. Then, ilagay nyo kung ano ibig sabihin niya. Pwedeng ulitin yung video. Okay po? Ayan. So, andante. Sabi naman eh, ano, pag-aralan lang. So, isulat nyo itong andante. Lagay nyo yung pandango sa ilaw. Andante. Lagay nyo dito, number 1, andante. Number 2, largo. Ayun, largo. Number 2, largo. Number 3, andante uli. So, yun lang. Ano ang nakita natin? So, lagay nyo lang dito, ano ang meaning ng andante? Ano ang meaning ng largo? Okay? So, yung A tempo. Kung ano makita nyo dito. Number 3, A tempo. Ayun. Lagay nyo din dito, A tempo, ano yung meaning niya? Paki-ano na lang, pakibalikan na lang doon sa video. Ayan, na dyan na nga natatapos ang ating quarter 4, week 1. At abangan ng ating quarter 4, week 2. Pasensya na dahil hindi agad nakapag-upload si Ma'am Roma. Medyo maraming ginawa, medyo busy. Pero huwag mag-alala, habol si Ma'am Roma sa inyong mga module. At huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para marami pang maabot na bata. At para updated din sa pag-upload ko ng mga bagong videos para sa inyo. Maraming salamat mga bata!